Mahilig ka ba sa instant noodles? Naisip mo din ba kung paano ito ginagawa sa factory? Yo, what's up guys? It's Clark TV here! Ang instant noodles ay sikat saan man panig ng mundo dahil sa mga masarap nitong lasa at napakadaling lutuin. Ngayon ay matutunghayan natin ang kahangahangang paggawa ng noodles sa factory gamit ang makabagong state-of-the-art na mga makina. Kaya manood, mag-relax at matuto! Dito sa Noodles Factory, mga makina ang halos gumagawa ng noodles. Nagsisimula ito sa mga high quality na sangkap. Ang factory ay nakakatanggap ng malalaking shipments ng harina, tubig, special seasonings o pampalasa at iba pang sangkap na ilan sa pinakapundasyon sa paggawa ng paborito mong noodles. Kapag handa na ang mga ingredients, oras na para haluin ito. Ang mga naglalakiang machines ang halos walang tigil sa paggawa ng perpektong dough. Napakahalaga na tama ang sukat at balanse ang tubig at harina. Matapos mahalo ang dough, gagawin naman itong flat na parang papel at hahatiin sa maninipis. Ang mga cutting edge machinery naman ang bahala. Pinuputol nito ang dough sa kilala nating noodle shape. Ang tamang pagpuputol at bilis ng mga makina na ito ay tunay na kahanga-hanga. Matapos maputol ang mga dough at maging noodles, lulutuin naman ito. Ang mga naglalakiang boiling vats ang sunod na gagawa sa prosesong ito para maging ready to eat na ito. Para din ma-preserve ang quality ng noodles, ang mga naluto ay patutuyuin sa mga hot air tunnels. Matapos magawa ang noodles, syempre, hindi pwedeng kalimutan ang nagbibigay ng masarap na lasa sa instant noodles. Sa factory ay merong grupo ng mga flavor experts kung tawagin. Metikuloso at maingat nilang ginagawa ang mga kakaiba at nakakapaglaway ng mga seasonings. Mula sa mga nakasanayang lasa hanggang sa mga kakaibang lasa ng noodles, sinisigurado ng mga expert na magugustuhan ng seasoning. Dahil naluto, pinatuyo at meron ng pampalasa ang noodles, handa na ito para sa packaging o pagbabalot. Ang mga machines ang naglalagay sa mga bags ng tamang sukat ng noodles at seasonings at tinatakpan ito at binabalot ng maayos. Nakakabilib talaga na matunghayan ang bilis at pagiging epektibo sa paggawa ng noodles gamit ang otomatikong proseso.
Punta naman tayo sa paggawa ng chocolate. Magsisimula ang paggawa ng chocolate mula sa mga puno ng mga kakao. Ang mga puno na ito ay native sa Central at South America. Meron ding mga kakao plantation dito sa Pilipinas. Ang mga kakao trees na ito ay namumunga ng mga cocoa pods. Meron itong sangka para sa chocolate, ang cocoa beans. Kapag nahinog na ang mga cocoa pods, maingat itong hina-harvest ng mga farmers. Ang proseso na ito ay kailangang tama ang paghahawak para masigurado na intact ang beans sa loob. Pinapatuyo ang mga ito at pinipili ang beans na makakarating sa factory. Welcome sa Chocolate Factory! Dito, unang niluluto ang beans na nagreresulta sa complex na lasa at aroma ng cocoa beans. Ang tagal at temperatura ng roasting ng beans ay maingat na kinokontrol. Matapos maluto, ang mga cocoa beans ay magkakrack at mahati at magiiwan ng maliliit na piraso ng cocoa nibs. Halos lahat ng proseso ng paggawa ng chocolate dito sa factory ay makina na ang gumagawa. Dito sa Canonica Workshop, mga handmade Swiss chocolate ang ginagawa. Kaya panoorin natin kung paano nila ito ginagawa.